Buong detalye sa kasal ni na Jenilyn Mercado at Dennis Trillo. Pinag-usapan nga nitong nakaraang araw ang isang masayang kaganapan sa buhay ng mga kilalang artista na sina Dennis Trillo at Jenilyn Mercado. Matapos ang naging announcement ng kanilang engagement noong October 29, ang pinakahihintay na susunod na kaganapan dito ay nangyari na nga. Ayon sa mga litratong lumabas sa social media, sa wakas ay naging legal na ang pagiging Mrs. Dennis Ho ni Jenilyn dahil sa naganap na civil wedding noong November 15. Isang sorpresa ito sa publiko dahil walang nababanggit ang dalawa tungkol sa mga plano nila sa kanilang pagpapakasal. Ang nasabing kasalan nila ay ginawa sa garden sa studio na pagmamay-ari ng aktres na si Catherine Bernardo. Ito rin ang studio na sorpresang ibinigay ni Mommy Min sa kanyang anak noong kaarawan niya, kung saan matagal ng pangarap ni Catherine ang magkaroon ng sariling lugar na maaari niyang gamitin sa kanyang commercials o ilang photoshoots at vlog. Umabot din ng 9 months ang konstruksyon ng nasabing studio at ang isang mahalagang okasyon na nasaksihan ng lugar na iyon ay ang pag-iisang dibdib ni na Dennis Trillo at Jenilyn Mercado. Tanging mga malapit na kaibigan at kamag-anak lamang ang imbitado sa naganap na civil wedding. Nabighani naman ang publiko sa nakita nila sa nasabing kasalan ng dalawa dahil kahit na simple lamang ang naging kasuotan ni Jen, lumutang pa rin ang kanyang kagandahan at lumabas ang kanyang pagiging stylish. Hindi pangkaraniwan ang napiling damit ni Jen dahil isang all-white pantsuit ang kanyang isinuot na magtutugma naman sa suot ni Dennis. Gayunpaman, sinamahan niya ito ng veil at bouquet of white flowers na kukumpleto sa kanyang modern bridal look. Sinasabi rin si Christian Vinarao ang naging stylist ni Jen at si Bianca Vergara naman ang nag-ayos sa buhok nito. Base kasi ito sa nakitang IG story ng hairstylist kung saan masisilayan si Christian sa background. Nakita rin ang stylist sa mga wedding photos na lumabas online. Ang litrato sa naganap na civil wedding nila ay unang nakita sa official Facebook page ng aktres kung saan may caption na Forever You and Me na isang linya mula sa kantang After All ni na Cher at Peter Cetera na naging theme song na ng Denjen couple. Ang nasabing kanta rin ang naglalarawan sa love story ni na Dennis at Jenilyn na kahit nagkahiwalay noon, nahanap pa rin nila sa isa't isa ang panghabang buhay na pagmamahalan. Subalit mabilis ding nawala ang litratong iyon at ngayon ay hindi na makikita sa social media ng aktres. Ang kanilang mga fans ay mabilis na nakapag-screenshot ng nasabing post, kaya naman ngayon ay laganap na ito sa internet. Ang kabuuan ng civil wedding nila ay mukhang isasama nila sa vlog series na ina-upload ni Jenilyn sa kanyang channel tungkol sa kwento ng kanilang pag-iibigan na nagsimula sa proposal ni Dennis. Noon pa man ay nababalita na ang pagpapakasal di umano nilang dalawa. Nangyari iyon ilang taon matapos nilang magkabalikan sa ikalawang pagkakataon. Sa naipost kasi nila na trip noong 2018 sa Balisin, marami ang nag-akalang doon magpo-propose si Dennis ng kasal kay Jen. Kumpleto rin kasi ang pamilya nila na kasama nila sa nasabing bakasyon, kaya naman marami ang umaasang ma-e-engage na sila noon. Sa nagdaang interview ni Dennis nitong mga nakaraang buwan, sinabi nito ang naging rason niya kung bakit hindi nangyari ang inaasahan ng mga fans na proposal noon. Hindi pa kasi ito handa na lumagay sa tahimik, kaya naman umabot ng ilang taon bago ito nakapagtanong kay Jen kung papayag ito na maging katuwang niya sa buhay. Minabuti rin muna ng aktor na maging best version ng kanyang sarili bago ito pumasok sa isang mas seryosong relasyon kasama ang aktres. Naging malaki naman ang pasasalamat ni Dennis sa muling pagdating ni Jen sa kanyang buhay dahil nakita nito ang pagmamahal na ibinibigay ng aktres para sa kanya. Bago naman nangyari ang proposal ni Dennis noong October 8 sa bahay ni Jenilyn, naging open book na ang kanilang relasyon na nasubaybayan ng publiko. Ilang taon na rin naman kasi ang kanilang naging pagsasama bilang mag-boyfriend-girlfriend. Taong 2006 pa noong una silang magkakilala,
At kung hindi lamang sila nagkahiwalay bago ang kanilang unang taong anibersaryo noon, ay 11 years na ang kabuuan ng kanilang relasyon. Subalit itinadhana talaga sila para sa isa't isa dahil sa kanilang pagbabalikan, naging mas maganda na ang naging takbo ng kanilang pagsasama. Dito na rin nagsimulang maging seryoso sina Dennis at Jeneline sa isa't isa. Sa loob ng maraming taon, nakaplano na rin ang pagkakaroon nila ng isa pang anak na manggagaling mismo sa kanilang dalawa. Taong 2018 pa nila ito gustong mangyari at naisip na nila ang pag-freeze ng eggs ni Jen. Hindi pa kasi handa ang aktres na magdalang tao noong panahong iyon. Isa rin sa naging rason ni Jen noon ay upang hindi masayang ang buwan kung saan matitigil ito sa pagtatrabaho dahil sa pagbubuntis. Nahihirapan din itong makapag-produce ng egg cells at may heart condition din ang aktres. Dahil sa hindi na rin niya kaya ang magdalang tao sa loob ng 9 months, minabuti na lamang nilang idaan ito sa surrogacy. Ito ay isang kasunduan o kaayusan kung saan ang ibang ina ay sumasang-ayon na dalhin ang anak ng mag-asawa na nahihirapan sa natural na paraan ng pagbubuntis. Ang plano nilang surrogacy noon pa man ay makakatulong sa aktres na makagawa pa ng maraming proyekto. Nang hindi maging successful ang surrogacy plan nila dito sa bansa, nag-isip sila na gawin ito abroad. Kaya naman ibinuhos nila ang kanilang pagod at lahat ng makakaya upang magawa ang bagay na iyon. At dahil buo na rin naman ang desisyon nila na magkaroon pa ng isang anak at matagal na nila itong plano, itinuloy nila ang desisyong iyon sa pamamagitan ng pagsasailalim ni Jen sa cryopreservation sa Amerika. Isa itong proseso upang makapag-produce ng sariling eggs si Jen. Ginawa nila ang prosesong iyon sa gitna ng pandemya kung saan magkahiwalay silang nagtungo sa Estados Unidos. Nauna muna si Dennis na lumipad sa Amerika. Nang makabalik na ang aktor sa Pilipinas, si Jen naman ang umalis upang simulan ang kanyang treatment. Nang magkaroon ng isa pang lockdown at natigil muna ang trabaho sa bansa, nagpa siya si Dennis na sundan ang aktres upang makasama sa ilang linggong natitira sa egg retrieval procedure nito. Kasama nila sa paglalakbay na iyon ang mga anak ng manager ni Jen na si Becky Aguila, kung saan ang isa ay isang ER nurse at ilang kaibigan na bumisita rin sa kanila. Sa loob ng higit kumulang isang buwan nilang pananatili sa Amerika, ipinakita ni na Dennis at Jen ang mabusising proseso upang maisakatuparan ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling anak. Inihanda na rin nila ang lahat ng kanilang kakailanganin sa kanilang surrogacy journey at nang makapag-harvest na sila ng perfect egg mula kay Jen, hihintayin na lamang nila ang susunod na proseso kung saan gagawin nila ang IVF procedure sa kanilang napiling surrogate mother. Subalit makalipas ang ilang buwan, lahat ng kanilang naging pagod ay nagkaroon ng isang malaking twist dahil hindi nila pareho inaasahan na magbubuntis si Jen sa natural na paraan. Nang malaman nilang magandang balitang iyon, natigil lahat ng proyekto ng aktres, lalo na ang taping ng kanyang bagong serye. Ang Love, Die, Repeat na pagtatambalan nila ni Sian Lim sa unang pagkakataon ay matitigil muna hanggang sa makapanganak ito. Pati na rin ang usapan sa pag-implant ng perfect embryo noong October sa magiging surrogate mother nila ay hindi na rin matutuloy. Nalaman kasi nila ang pagbubuntis ni Jen ilang buwan lamang bago nila i-anunsyo ang kanilang engagement. 6 weeks pregnant naman ang aktres nang kanilang sabihin ang magandang balitang iyon sa mga magulang ni Dennis. Marami nga ang nakaantabay sa mga susunod na ipapalabas ni Jeneline sa kanyang channel. Marami ang naging interesado nang malaman nila ang ginawang proseso ng aktres upang makabuo ng perfect egg. Tulong na rin iyon sa mga mag-asawang nagnanais na dumaan sa kaparehong procedure. Inspiring story din ang pinagdadaanan ngayon ng aktres sa kanyang maselang pagbubuntis. Hindi nila iyon inaasahan, kaya naman maituturing na isang himala ang pagbubuntis nito. Nakatulong na rin marahil ang pagsailalim niya sa treatment sa Amerika upang makapag-produce ng eggs na gagamitin sa surrogacy nila. Hindi lamang ang pregnancy journey ang pakaaabangan ng kanilang fans at publiko sa channel ni Jen dahil marami ang nais makaalam tungkol sa civil wedding preparation na kanilang ginawa.
Kung noon pa man ay bukas na sa publiko ang kwento tungkol sa kanilang love life, mas naging bukas pa sila ngayon dahil sa pagsasama nila sa mga taga-subaybay nila sa kanilang paglalakbay tungo sa pagbuo ng sariling pamilya. Tanging ang sagradong seremonya ng kasal na lamang ang kulang sa pagsasama nina Dennis at Jeneline. Sa loob ng maraming taon, nakita ng publiko kung gaano sila nag-mature sa kanilang relasyon at kung paano nila nabago ang kanilang pananaw tungkol sa pag-ibig kumpara sa mga nagdaan nilang relasyon. Mas naging seryoso silang dalawa nang mapag-usapan na ang pagkakaroon ng sariling anak. Laking tuwa naman ang kanilang mga fans nang tuluyan na nilang isinara ang yugto ng pagiging mag-boyfriend-girlfriend nila. At nagsisimula na sila ngayon sa panibagong kwento ng kanilang pagsasama bilang mag-asawa. Kaya naman mula sa amin sa Showbiz Philippines, congratulations and best wishes to Mr. and Mrs. Dennis and Jeneline Ho. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi ninyo sa ating istorya ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.